sa mga tropa, makita nyo yun. Dinita natin ang ano yan, marker. Ayan, pwede natin i-taper dyan sa pamamagitan ng ano. Hindi man perfect, pero kung magtitipid kayo, hanap kayo ng grinder or anong cutting tool na pwedeng ipan-taper dyan. Kasi diba yung airflow, sabi ko sa inyo, dapat ang airflow, pag ganun, slide, hindi babangga. Hindi babangga sa crankshaft. So, pwede natin itong tabasan gamit ang grinder. At tabasan natin yan, mga paps. Yan, o. Mamarkeran nyo lang yan. Pagkakabit nyo ito sa crankcase, mamarkeran nyo. Tapos pwede nyo itong i-taper. I-taper nyo yan, mga tropa. Kanya lang yan, para at least malalaman nyo kung paano. Okay? Welcome, mga tropa. Welcome. HD3 stocks. Stock. Ito yung isang rotor valve. Stock rotor valve. Stock mode lang to, mga paps, mga tropa. Pero ito yung crankshaft niya, di ba? Sabi ko sa video natin, ito. Ito, iti-tapered nyo to, iti-tapered nyo. So, ang gagawin nyo, ganito. Ayan, nakita nyo, mga tropa. Grinder lang yan, katalo na. Ayan. Hanggang doon lang kasi yung opening and closing ng rotary valve sa stock. Nakita nyo? Ito, di ba, may kanto. Diba may kanto? Titapered mo lang yan eh. Chamfer. Medyo matakalaking chamfering lang yan. Titapered nyo na pa ganyan mga paps. Mga tropa. Ayan po. Hindi lang ganun kakinis. Nililiha ko pa nga yan eh. Ayan, para yung smooth. Yung flow na ano. Ay wala po. Sorry po siya. Kawasaki. Arrays. Ay wala, sa kambyo sa gilid na eh. Siyensya ka na po. Opo. Yung airflow nito dapat laging pa smooth po pa itaas, diba? Going upward. Yung chamfer mo lang yun. Stock mode ng rotary valve. Yung stock mode ng rotary valve. Ayan yung tayo niya mga tropa. Ayan. Ayan. Ikot yan siyempre clockwise. Diba? Okay. Nakita nyo mga tropa. Inamper lang natin yan. Tapos lilihain mo yan, tropa. Para yung smooth. Dapat kasi walang ano eh. Walang, kumbaga sa makinis na pisngi eh, tropa. Dapat walang mga lubak. Walang abruption na tinatawag. Abruption. Para smooth. Smooth ang entrance ng mixture natin. Papaitaas. Okay, yan po. Pwede nyo gawin to para hindi na kayo mag-epoxy. Para hindi kayo mag-epoxy. Okay, nakikita nyo mga paps. Ayan. Kung sa tabas natin na rotary valve, syempre, eh, chamfer mo na yan lahat. Okay, hanapin mo yung tamang sukat sa size ng rotary valve mo. Diba, sa size ng rotary valve. Okay, mga tropa. Ito nga pala mga paps, ito. Itong half. Itong kala half part of crankshaft. Tsaka yung katambal nito, yung packner nito. Pag kinilo natin is almost 4 kilos. Walang nuts, walang woodruff key, walang connecting rod, walang crank pin. Basta ito lang, yung mag-packner is almost 4 kilos. Gano'ng kabigat nito mga tropa, gano'ng kabigat. Opo, sobrang bigat, di ba? Okay. Nakita nyo yan. Pwede nyo siguro itong pag-aanin eh. Pero hindi pa ako nakapag-try ng mag-aan ito. Eh syempre, hindi pa tayo nakapag-try ng mag-aan ito. Pero yung lumagpas sa Raider 150, mga tropa, wala kang makikita ng ano dito, wala kang makikita ng tabas. Diba yung kanila, nilalighten nila yan eh. Ito, wala itong tabas mga tropa. Walang tabas, pero lumalagpas sa Raider 150. Ito, walang tabas to mga paps. Walang tabas. Pero lumalagpas sa
sa Raider 150. Kunin ko lang yun sa mga tropa. Ito na ito, watch out. Ito yung kalahating part ng crankshaft. Ito yung sa magneto side, mga tropa. Yung gawa ko, wala itong tapas ha. Itong dalawang ito, almost 4 kilos. Siguro, isang guhit na lang, 4 na kilo na eh, mga 3.9. O gano'ng kabigat nito, mga paps? Gano'ng kabigat nito para tumakbo ng gano'ng kalakas? Siguro, kasi hindi ko pa nagawa. Kung ilalighten nyo to, mga paps, siguro mas mataas ang RPM yun. Mas mataas ang RPM, mabilis ding bumalik, mga tropa. Pag nilighten nyo to, mga ginawa nyo siguro mga 3 kilos. Pag nakuha nyo to ng 3 kilos, siguro na gawa nyo 3 kilos pababa. Kasi sa RXT, ano lang yun, parang 2.5 something, kung hindi ako nagkakamali. Pero ito, walang tabas. Di ba, mga tropa? Pero itong signal na ito is for stock use ito. Pero sa akin, wala tong tabas. Pero lumagpas po sa Raider 150. Opo, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe. Opo, thank you po mga kaibigan, mga ma'am, mga sir, mga kapaps, mga idol, mga tropa. Thank you po, maraming sa inyong pagtitiwala. Opo, thank you po. Opo, at lagi na eh, siyempre po eh, next time po, ililista natin pangalan ng lahat ng subscriber natin para masabi na share natin, ma-shoutout natin. Shoutout lang natin sila lahat, yung mga kaibigan natin. Opo, at thank you po ng maraming. At pasensya na rin po kayo sa abala. Next topic po natin, yung pinakaabangan nyo. Ito. Next topic po natin ito, 'di ba? Itong ano to, hindi naman masabi nating pinagyayabang natin o ano, hindi po tayo nagyayabang. We're sharing share lang natin yung ating mga katuklasan about HT3. Sharing lang po to. Kung gusto niyo rin po mag-share sa akin, tatanggapin din po natin 'yan. Kasi hindi ka nag-iisa sa mundo kasi hindi mo kaya mag-isa sa mundo, di ba? Kailangan lagi kang may katandem or kapartner. Opo, tandaan nyo mga tropa. Yan, nakikita nyo to, ito yung transfer port. Saka ito, transfer port. Yan yung transfer port, mga tropa. Ito yung papunta ng boost port. Okay? Yan. Pagka pinort nyo ito, mga tropa, hindi man masabing porting, kinakailangan ito ay super kinis. Ito, pakikinisin nyo itong lahat ng side na ito. Makinis lahat yan, tropa. Talagang, kung hanggat kaya mong lihahin yan ng pinong-pino, ng magaspang papino, lilihahin mo yan. Lilihahin mo lahat yan, ng magas na pinong-pino. Kung kaya mong magawa ito ng napapanalaminan, yun ang pinaka-the best, mga tropa. Opo, ito po ang susunod nating topic, di ba? May port height po ito, may sukat ito. Pero kung makikita nyo ito, hindi pa po yan yung tamang sukat na para sa ginawa natin. Okay po. Makita nyo yan, sir. Yan okay ng ano. Additional. Okay po. Hindi pa po ito yung tapas natin. Tandaan nyo po, mga tropa.